with the improved linkages of key areas and business districts in the metro, as well as the availability of stalls and other stores in the stations and nearby markets, we can see more business opportunities for entrepreneurs and investors and additional economic activity. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilikha ng maraming oportunidad sa mga negosyante ang kauna-unahang proyekto na underground railway system. Naniniwala ang Pangulo na dadagdag ito sa economic activity ng bansa. Ito ay bukod pa sa malaking tulong ang Metro Manila Subway sa mga mananakay na nakakaranas na mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. As we break the ground for this portion of our subway system, we fervently hope to soon enjoy the benefits that it brings to the general public with accessible designated stations that can cater to a massive volume of passengers. We anticipate helping our people skip the long lines of traffic and even spare themselves from the perils of commuting. Ayon sa Transportation Department, nasa 519,000 passengers kada araw ang kayang mapagsilbihan ng subway. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony sa Metrowalk Commercial Complex sa Pasig City. Ito ay para sa itatayong Ortigas at Shaw Boulevard stations. Ang 33-kilometer Metro Subway na may 17 stations ay tatakbo mula sa Valenzuela City hanggang Bikutan, Taguig City. Ang 488 billion pesos na Metro Manila Subway ay inaasahang makukumpleto matapos ang 6 na taon. Kasabay ng groundbreaking na ito ay ang hudyat naman ng pagsasara ng bahagi ng Meralco Avenue mula dyan sa Capitol Commons hanggang sa Shaw Boulevard na tatagal hanggang sa taong 2028. Magpapatupad naman ng traffic rerouting schemes dahil sa pagsasara ng nasa 250 meters road na ito. Para sa mga public utility vehicles na mula Meralco Avenue at papuntang Shaw Boulevard, maaaring dumaan sa Captain Henry Javier Street papuntang Danny Floroy Street o vice versa. Sa modernized jeepneys, ang daan naman ay sa Doña Julia Vargas Avenue papuntang San Miguel Avenue kung papuntang Shaw Boulevard vice versa. Para sa UV Express vehicles mula sa Meralco Avenue, dadaan ang Doña Julia Vargas Avenue papuntang San Miguel Avenue o Anda Road papuntang Camino Verde diretso sa Shaw Boulevard, vice versa. Sa lahat ng private vehicles, pwedeng daanan ng lahat ng nabanggit na alternatibong ruta. Ayon naman kay DOTR Undersecretary for Railway Cesar Chavez, una sa mga gagawin nila sa lugar ay alisin ng mga gusali at establishmento na tatamaan ng ruta ng subway project. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.